Habang tumatagal, natututunan ko ang salitang pagtanggap. Noon kasi, pag may mga bagay na di ko natanggap at mga bagay na pinagpipray ko na di binibigay, puro ako reklamo at nawawala na lang ng ganang magtiwala. Noon, mas pinipili kong pagkatiwala ng aking sarili. Nakakalimutan na hindi ko pala kontrolado ang bawat sandali. Mas pinili kong paunahan ang aking istorya at minamadali. Ganun kasi tayo eh. Madaling mainip kaya nagkakamali. Minsan, hindi pa rin may iwasang magduda sa mga plano niya. Dahil sa mga nakikita natin sa paligid na akala natin tayo nahuhuli na. Pero alam mo ba ang sinusubok niya lang ang ating pananampalataya? Kung hanggang saan at kailan ka magtitiwala sa kanya. Hindi naman basta kung sino ang mauunang magtagumpay, kundi kung marunong ka bang magtiwala at maghintay. Dahil hindi pareho ang ating tinatahak na daan sa paglalakbay, hindi mo kailangan ikumpara sa ibang sarili mo at buhay. Kung may mga pagsubok ang kinakaharap, hindi yan parusa at paghihira. Hinahanda ka lang sa mga malalaking hamon sa hinaharap. Ngunit tandaan mong patuloy ka pa rin mangarap at magsumikap. Nag-iisip ka ba kung anong solusyon na pinakamabisa? Pagsuko. Pagsuko ang dapat mo lang gawin at yun ang tama. Pagsuko ng buhay sa nag-alay ng buhay at nagbigay ng pag-asa. Pag-asa makamit mo ang tagumpay at kaligtasang kanyang binigay. Kaya simula ngayon, hindi pa huli ang lahat para ipagkatiwala sa kanya. Ang panulat sa iyong istorya. Magpapatuloy ito na hindi na ang gusto mo ang masusunod, kundi ang plano niya. Ang kwento mong hawak-hawak niya pang hindi ka na mangamba. Huwag kang mag-alala sa mga sasabihin ng iba. Itoon mo ang iyong atensyon sa mga gagawin pa niya. Gumising ka at imulat ang iyong mga mata. Mas maganda at malaki ang plano niya kaysa plano mong pumapalya.